Ayoko na, gusto ko nang umuwi. Nakakapagod. Ito lamang ang ilang mga dialogue ng mga hardworking OFW natin dyan for sure. At isa na ako dun. Kakapadala ko lang ah. Ano ako nagtatain ng pera? Kung dati ang magulang ko ang nagsasabi ng ganun, ngayon ako na. Pag umuwi ako, paano na lang kayo? Huy, wala ka pa talagang ipon. Bawal ka pang umuwi. Hindi na ako magre-renew. 3 years lang ako dito. Pero umabot na ng 12 years. Wala, kailangan ng pera. Ganun talaga. Ang daming utang, ang daming binabayaran, ang daming sinusustentuhan, ang daming sinusuportahan. Bukod pa dyan ay may cravings ka pa. Nagsha-shopping ka pa. Or minsan nagsha-shein at nagsha-shopping ka for sure. At ramdam na ramdam ko kayo guys. Di bale, deserve natin yung mga ganun guys. May exemption naman syempre. Ang hirap maging breadwinner. Bakit naman sa lahat ng pagkakataon ako pa ang nakoronahan? Bakit ako lang lahat? Bakit pa nang wala akong karapatang magpahinga? Bakit hindi ko magawa yung ginagawa ng iba pa petiks-petiks lang sa life? Bakit hindi ko pwedeng gawin yun? At bakit naman napunta sa akin lahat ng responsibilidad? Ako nga pala guys, si Nika OFW dito sa Taiwan. Ako na walang anak, ako na single, ako ang pinakamaraming responsibilidad. May nakaka-relate ba? Sa lahat ng rants at mga tanong kong yan, Lord answered me in just snap. He showered me with so much blessings. Yung tipong walang-wala ka na tapos may darating. Ganun siya kabilis sumagot, hindi kanya pababayaan. Kaya na-realize ko kung bakit ako yung nilagay niya dito sa posisyon na to. Kasi kahit walang-wala ako, siya yung nagpo-provide. To all breadwinners, alam ko hindi natin pinili to. Hindi ako yung tipong magbibidibida, ako na lang yung breadwinner! Ako na lang sa responsibilidad na yan. Bida-bida ako eh. Si Lord ang pumili sa atin para maging breadwinner. At syempre nakakahiya naman diba kung sobra-sobra yung blessings mo, inaambunan ka ng blessings ni Lord tapos susuluhin mo lang yung pera mo. That's why I share my blessing and support my family. Syempre nakakapagod, nakakadrain minsan. Tao lang naman ako. Nagre-reklamo din pag may time at pag napupuno na. Pero syempre hindi natin matitiis yung family natin for sure. Alam ko pagod ka na, pero alam mo ang mas nakakapagod kapag binawi ni Lord ang blessings na yan. Hindi ka lang mapapagod, may stress ka pa for sure. At isipin mo na lang ang daming gustong tumapa kung nasaan ka ngayon, pero ikaw yung nandiya dyan. May mga problema pero blessed na blessed ka pa rin for sure. At alam ko guys, may magtatanong sa inyo nito. Ano pag tamad yung pamilya? Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng pamilya ni Ika. Case to case basis pa rin tayo guys. Tutulong kayo guys, pero dapat turuan nyo sila kung paano mangisda. Hindi pwede yung nakahilata lang sila nag-aabang. Lalo na kung kumpleto naman sila at all goods ang condition ng katawan nila. Hoy, kilos-kilos din pag may time, tulungan si ating breadwinner o si kuyang breadwinner. Si mama man yan o si papang breadwinner. Dapat lahat tayo breadwinner. Tulungan! Para mas mapadali ang life natin pare-pareho. Paalala lang guys, huwag nating itolerate ang mga taong gustong tumatanggap lang. Dapat kung winner ka ay winner din sila. Ayan, baka nagtataka kayo guys kung nasan ako. Nandito ako ngayon sa company namin kasi may pasok ako. At ife-flex ko lang tong napakagandang shirt ko ngayon, ang aking OOTD for today. Yung top ko nga pala guys, galing yan kay Dedicado Clothing. Ang ganda nga ng tela nila guys, at syempre yung design, panalong panalo talaga. Ito naman yung isang shirt guys, same lang din sila ng tela, pero magkaiba sila ng kulay at saka ng design. Ito nga pala ang kanilang Facebook at TikTok account, dito kayo pwedeng bumili guys. Ano pang hinihintay nyo? Grab yours! Yung pants ko naman guys, sa Shein nyo lang yan mabibili. So malamig na nga dito guys, winter na dito sa Taiwan, kaya makakapal na mga shirt na sinusuot ko. So yun lang guys, dahil papasok na ako. Thank you for watching. Be positive in life and always choose to be happy.